The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus left the district of Tyre and went by the way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. He took him off by himself and away from the crowd. He put his finger into the man's ears and spitting touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned, and he said to him, "Ephphatha," that is, "be opened." And immediately the man's ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone, but the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, "He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Deaf and mute. Kadalasan, magkakambal na sakit kapag depektibo ang pandinig, depektibo din ang pagsasalita. E yan naman ay mauunawaan, sapagkat kung ano at kung paano mo nadidinig, yun din at ganun din kung paano ka magsasalita. Kung kayo isang pamilyang mahusay mag-Ingles, ang mga anak niyo mahusay ding magsasalita ng Ingles sapagkat yun ang nadidinig, kaya yun din ang kanilang sasabihin. Kung kayo'y mahusay magpanggasinan, kung ano yung naririnig ng mga anak niyo, yun din ang kanilang salita na maririnig ninyo. Kung ang inyo namang pamilya ay palamura at walang naririnig kundi masasamang salita, yung mga bata lalaki din na ang bukong bibig kundi yung pagmamura at masasamang salita. Kaya ang dapat nating gawin, maging maselan tayo sa ating pakikinig, sapagkat kung ano at kung paano natin napapakinggan, yun din at ganun din ang ating pagsasalita. Yun din ang maririnig sa ating mga bibig. Gawing maselan ang pandidinig, sasalain natin. Kaya meron tayong dalawang tenga. Gamitin yung dalawang tenga at isa lang yung dila. Ibig sabihin, sasalain mong makadalawa at hindi lang makadalawa ang pakikinggan mo bago mo ibukas ang bibig mo. Kung puro kasinungalingan ang pinakikinggan, fake news, chismis, yun di lang yan, wawagwag din. Magkakalat din ang fake news at puro chismis. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng dalawang tenga ng ating Panginoon. Tingnan ninyo yung dalawang tenga ninyo. Kapag ka pinagduktong ninyo, magiging korting puso. Ala, sige, subukin ninyo, pagduktungin nyo, makikita nyo yung dalawang tenga nyo, magkukorting puso. Sa makatwid, kinakailangan yung inyong pakikinggan at ang inyong pakikinig ay mula sa puso, para yung sasabihin nyo lang ay nanggagaling sa puso. Mga salita ng pagmamahal, mga salita ng pag-ibig, mga salitang nagbibigay pag-asa, mga salitang nagbubukas loob, mga salitang nagpapaligaya. Yan ang dahilan. Kaya nga sabi ko, kaya tingnan nyo kapag kayong tenga ninyo ipinagduktong nyo, magkukorting puso. Kung wala tayong masasabing mabuti, tumahimik na lang. At yun ang kinakailangan nating gawin. Yung ating mga tenga ay mamimili kung anong pakikinggan. Hindi lahat papasok.
At kung mahusay at mabuti ang pinakikinggan, hindi yung papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila, dapat yan manunuot doon sa puso sapagkat magkadugtong yan. Apagkat hindi ka nakikinig, eh tumitigas ang puso. Pag tumigas ang puso, tumitigas ang ulo. O, kaya kapag ka hindi nakikinig, eh, sabi mo sa mga anak mo, ay itong anak ko hindi nakikinig, ang tigas ng ulo. Ano ibig sabihin nun? Tumitigas ang puso. Bakit tumitigas ang puso? Sapagkat hindi na nakikinig. Hindi ba nakikita? Ang unang sinyal ng pag-ibig ay yung pakikinig. Eh nung kayo nagkaroon ng puppy love, di ba? Panay lang ang pakikinig nyo. Marinig nyo lang yung boses ng boyfriend nyo o girlfriend nyo. Hindi na kayo nagsasalita. Tungtuwa na kayo. Ilang oras yun. Minsan nagtataka yung nanay at tatay nyo. Magmula alas 9 hanggang alas 12. Nakatuto kayo sa telepono. Wala pa nung cellphone. Telepono. Namumula na yung tenga ninyo. Ilang oras na yun. Wala naman kayong pinagsasalita. Wala naman kayong pinag-uusapan ng boyfriend o girlfriend ninyo. Ang naririnig lang ng tatay at nanay nyo, magmula alas 9 hanggang alas 12. Bakit? Nakikinig kayo. Bakit? Marinig nyo lang yung boses, intindi din nyo na kung anong pinahahatid sa inyo. Nung kayo bagong kasal, o lagi kayo nakikinig, kahit hindi sabihin sa inyo, naunawaan nyo na, nandyan na yung aking mister. Ako, pagod na pagod. O nakahanda na yung tuwalya para na sa kanyang pahiran yung pawis niya, nandun na yung sinelas niya. O para na sa ganun, isuksok niya sa kanyang mga paa, ayos na yung supa na kanyang uupuan. Ah, makalipas ng mga ilang taon, uskot Panginoon, unti-unting nawawala. Nasaan na yung tuwalya? Hindi pa nalalaban. Yung sinelas, hindi na magkapaa. Nawawala yung isang paa. At yung supa, abay, butas-butas na, hindi na naihahanda. At kayo naman, misis, ano ang inyo nirireklamo sa mister niyo? Kapag ka matagal na kayo nagsasama, naku, father, ang asawa ko, kahit anong sabihin ko, hindi na po nakikinig. Ayun. Eh, mga sinyalis na mukha yatang nawawala na yung init ng pagmamahal. Hindi na po nakikinig. Alam niyo, matanda na ako at marami mga taong nakalipas sa pagtulong sa tao, sa pagpapayo. Alam niyo naman, hindi naman ako nagpapayo. Ano ginagawa ko? Sila naman ang nakakakita ng solusyon sa mga problema nila. Eh, ano yung aking ginagawa? Nakikinig lang ako. Pupunta sa iyo, Father, sa bahay po, wala nang nakikinig. O ano ga, ibig sabihin sa akin nun, kayo, Father, umupo dyan, makinig kayo. Ako ngayon ang makikinig. At anong nirireklamo? Puro lahat hindi sa pakikinig. Yung asawa ko po, hindi na nakikinig. Mga anak ko po, hindi na po nakikinig. Yan lang. Si Mr. din, ganun din. Naku, yung aking pong asawa, magmula umaga hanggang gabi, yun na lang pong boses niya. Ay, sawang-sawa na ako, Father. O, ayaw ng pakinggan. O, yung mga anak din, naku po, si tatay at si nanay, meron ng sermon kami sa simbahan. Pagdating pa sa bahay, may sermon pa rin. O, yung mga anak, hindi na rin nakikinig. Ano nangyayari? Lahat tayo matitigas ang ulo. Hindi ba yan lang ang simpleng reklamo? Hindi ba yan lang ang simpleng problema ng ating bayan? Bakit hindi tayo masunurin? Bakit matitigas ang ulo ng mga mamamayan? O, yung mga namumuno ng gobyerno, sinasabi, ang titigas ng ulo ng mga Pilipino. Tayo ng mga Pilipino, ang ating nireklamo, mga namumuno sa gobyerno, ayaw makinig sa sambayanan. Ang titigas ng ulo. Puro hindi pakikinig. Walang nakikinig. Bakit? Tumitigas ang puso, tumitigas ang ulo, hindi nalalaman ang kalooban ng Diyos. Kaya ang dapat nating alamin, tayo rito'y nasa simbahan at nagdadasal,
kasama sa pagdadasal ang pakikinig. Kung walang pakikinig at puro lamang tayo daldal at walang pakikinig, ang tawag doon pagninilay-nilay, eh maski loro pwedeng magdasal. Nung araw sa seminaryo, eh, meron kaming loro. Alam niyo kung magdasal, ano kapag, di mo sabi magdadasal. Sapagkat yung loro, kabisado. Yung Hail Mary, sa Latin, ha? Sa Latin, Hail Mary. Bakit? Naririnig niya kami, siguro. Nagdadasal sa Latin ng Hail Mary. Ave Maria, Gracia Plena. Ba, sabi namin, ito aming loro, no? Paulit-ulit yun. Bakit? Nagrurosaryo ba yung loro? Hindi. Bakit? Hindi nagninilay-nilay. Ano ibig sabihin nagninilay-nilay? Yung talagang ninanamnam. Tumatahimik habang nagdadasal. Nagkakaroon na tinatawag na patlang para mapakinggan ang Diyos. Ang pananalangin ay hindi pagdidikta sa Diyos. Akala natin minsan yung panalangin ay pupunta tayo sa simbahan. Meron tayong wish list. Ito mga sasabihin ko sa Diyos. Ito, makikinig ang Diyos sa akin. Makikinig. Siya ang makikinig. Ha? Siya ang makikinig. Makikinig ang Our Lady of Manawag. Siya ang susunod. Gagawin niya lahat itong pinagagawa ko. Kailangan kong manalo sa loto. Kailangan akong pumasa sa board examination. Kailangan makakuha ako ng boyfriend dito sa Valentine's Day. Kailangan, ha? Makinig ka. At kapag ka hindi natanggap yung sinasabi sa Diyos, pang magtatampo tayo, sasabihin natin, ang Diyos naman, hindi sinasagot ang aking panalangin. Hindi ba sinasagot ng Diyos ang inyong panalangin? O bago makasagot ang Diyos sa ating panalangin, nakalabas na tayo sa simbahan. Pagkatapos nating ibigay sa Kanya ang ating mga gustong sabihin, o ito gagawin mo, ang Diyos ang dapat sumunod, e, ito gagawin nyo, ha? At aasahan ko ito, ha? Delivery immediately. Ayan. Aalis na tayo. Ang Diyos nakanganga, hindi man ako pinakinggan. O anong sasabihin ko? Aba, tayo ba'y nakikipag-usap sa Diyos? Kapag ka nakikipag-usap ka sa isang tao, sa iyong kapwa, humihinto ka sa pagsasalita. Nagbinibigyan mo siya ng panahon para makasagot. O dili na may humihinto ka at sasabihin mo, sige po, katulad ni Maria, sige po, sabihin niyo po ang inyong kalooban. O, kaya nga, si Maria laging tahimik eh. Basahin niyo Biblia, ang Ebanghelyo, magmula sa umpisa hanggang sa katapusan, ilang beses lang nagsalita si Maria. At kapag ka nagsalita yan, salita ng pagsunod, gawin niyo po ang inyong kalooban. Gawin niyo po sa akin ang nararapat ayon sa inyong kalooban. Masunurin. Kaya lahat ng bagay kay Maria, nagwakas sa mabuting bagay sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ikabubuti natin. Sa kay Maria, lahat ay nagwakas sa isang maligaya at maluwalhating katapusan sapagkat yung kalooban ng Diyos ay tinupad ni Maria. At bakit tinupad ni Maria? Nagsimula sa kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At ang pakikipag-usap sa Diyos, kasama niyan ang pakikinig sa Diyos. Naway sa ating panalangin, magkaroon tayo ng mga tenga na korting puso na nakikinig sa kalooban ng Diyos.